Hello guys, kumusta sa inyong lahat? Ito, andito ako sa labas. Mag-Tagalog naman tayo ng Tagalog. Ito, umuulan siya ng isno, para siyang snowballs na maliliit. Para siyang ano po, yung sago, yun. Para siyang sago, ganun ang ano niya, ang sizes ng isno. Parang, ayan po, maliliit na parang sago-sago siya. Oh, namimiss ko tuloy yung sago. Ayan po. Ang ganda. Maganda po siya tingnan, pero syempre, pag sa mga nagda-drive, ingat-ingat kayo dyan. Si Ani Bibi nasa labas pa. So, maingat naman siya mag-drive lagi. Sa lahat ng mga kilala kong driver, siya ay masyadong maingat naman. Ayan ang isno namin dito. Ayan siya, ang ganda, di ba? Ang lamig, guys. Ang lamig kasi nakaano lang ako eh. Sabi nga nila, bakit daw ako lumalabas ng naka. Sorry. kasi ano, sanay ako dito sa lamig kasi mainitin ang katawan ko, guys. Kaya mahilig ako dito sa ano, mag-short pag nandito lang ako sa bahay, tapos labas na may isno, umuulan. Pag sobrang maginaw na, ayun, pasok na sa loob ng bahay. Naglilinis-linis ako dito kanina. Inalis ko na yung mga Christmas decor, sa dami kasi, syempre, ang dami. Inalis ko na yung mga Christmas decor sa labas. Ayan, okay na siya. Kaya ito, nagre-ready na dapat sa, ano, sa mainit na climate. Pero hindi naman masyadong umiinit dito sa Washington State. Ano lang, maaraw, mainit pag yung nandun ka sa, syempre, sa sikat ng araw. Pero pag wala ka naman sa sikat ng araw, ano naman, malamig. Pwede ka pang mag-sweater nga. Ayan, okay naman. And guys, naglilinis-linis pa ako dito. Ayan, yung tatlong mountain dirt na dito noon, nung kailan. Ayan, medyo napatag-patag ko na yung lupa, guys. Kaya, ayan. Kasi nga, gaya ng sinabi ko nung kailan, bumagsak yung tatlong puno ng kapitbahay namin. Tapos, ano, ayan. Ayan nga, buti, thank God, hindi na bagsakan yung bahay namin. Ano, wala pang bumili dyan noon na, ano, na bago. Ngayon may bago po kami dyan, kapitbahay na mabait. Ayun. Kaya, ayan, marami pang linisin dito. Ayan po, marami pang linisin. Ayan, hinakot ko dyan yung mga, ano, yung mga puno-puno na tira. Natira ng dapat linisin. Ayan. Hinakot ko dyan ng dami. Kasi ano, pag may mga puno-puno na ano, bumagsak nga, syempre, kakat mo siya. Tapos, ayan. Maglilinis. Syempre, sinatagalinis ako, tsaka husband ko, tumutulong naman siya. Pero, syempre, busy yun sa trabaho. Kaya, ano. Ayan. Yan, ilalagay yan sa truck. Tapos ilalagay dun sa may ano namin dun. Meron po kami tambakan ng mga kahoy-kahoy para pagkailangan ng kahoy ng kapitbahay, papamigay. Ayan, yung mga ilalagay sa truck para ilagay dun sa may tambakan namin ng ano nga, ng mga kahoy-kahoy na pinapamigay ko taon-taon. Kaya eto guys, malapit na ang tag-araw dapat kasi March na. Pero hindi pa rin. Kaya eto, umuulan pa nga ng snow. climate change na po talaga. Kaya kailangan sana yung mga puno-puno po na hindi naman nakakaabala sa atin. Huwag po tayong magputol ng puno. I-save po natin ang ating
kalikasan, ang mga puno po, ay nakakatulong po yan para hindi tayo bahain. Kasi mga puno, pag yan pinutol na pinutol, imbis na nakakatulong sa ulan, sinisipsip po ng puno ang ulan. At nakakatulong po talaga sa ulan at baha. Para hindi nag-i-slide din ang mga mountain para hindi po nag-i-slide siya. Sana po mahalin natin ang ating kalikasan na bigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ng Diyos. Ingatan po natin ang ating mga puno. Mahalin natin po sila. Ayan po yung mga puno namin. I love trees. Kaya, ayan. Bali yung meron lang minsan na pinutol talaga na puno dito kasi nga umiik-ik po siya at talagang sumasayaw-sayaw na at babagsakan na ang bahay namin kaya po pinutol. Katulad po nito, ayan, pinutol to kasi talagang ang laki niya nandito malapit sa bahay namin. Tapos umingit-ngit siya tapos para siyang nagsasayaw na puno pag malakas ang hangin. Kaya ayan, pinutol po yan. Ayun, nilagay muna dyan. Pagka medyo tag-init na, ayan, ikakat na yan ni Honey Bibi. O baka ipakat ko sa iba kung may perang pambayad. Pero hanggat maaari, kami lang ang gumagawa dito ng lahat. Kasi alam niyo naman ako, Filipina. Pero may lahi naman akong iba't iba, syempre. Tapos, syempre, masipag tayo. Huwag tayo tatamad-tamad para makakatulong tayo sa ating husband at sa ibang tao, makatulong-tulong sa mga kung ano-ano din. Sa ngayon, hindi masyadong pera makatulong, guys. Medyo, ang daming bayarin at inaasikasong mga sira-sira dito at doon sa Pilipinas. Yung bahay ko doon, may sira po yung bubong, kaya kailangan ipaayos ko. Mga nakatira po doon, pamangking ko, kapatid ko, mga apo-apo sa bahay ko doon sa Pilipinas. Siyempre, kailangan tumulong-tulong sa pamilya, guys. Dito rin tumutulong din naman po kami. Pag may pera. Ayan. Ayan ang buhay-buhay namin dito. Si Annie, nagtatrabaho. Here and there. Minsan nag-Uber siya. Minsan yung real estate. Kaso, maano po talaga. Halos walang client sa real estate ngayon. Sana nga magkaroon ng client. Si Honey Bibi ko. Sa mga gusto bumili dyan ng house and lot dito sa Washington State. Sana sa kanya din bumili po kayo. Para pag kumikita po kami, tumutulong po kami dito, tsaka sa Pilipinas po. Sige, ito po si Dolores Higgs. Sana po mag-subscribe na kayo at mag-like at mag-share. Mabuhay! Ito po si Dolores Higgs, nakatira dito sa Washington State ng 26 years. Kasi 25 years old na yung anak ko. Bali, tama, 26 years na po ako dito, nakatira sa Amerika. Sige po, ingat po kayo dyan. Bye for now!